Pasalamatan natin, mahalin, igalang, at respeto ang lahat ng tao sa buong mundo na nangangaral ng banal na kasulatan, nagtuturo ng banal na kasulatan, nagpapahayag ng nilalaman ng Biblia. Ano man ang kanilang pinanggalingan, ano man ang kanilang grupo, ano man ang kanilang samahan na pinaglilingkuran, at marahil kahit ano pa mang sekta o relihiyon, ang mga taong nagtuturo, nangangaral, nagpapahayag patungkol sa banal na kasulatan, patungkol sa Biblia. Marahil lahat naman ay maganda ang intensyon at motibo. At kung sakaling may ilan naman na personal lamang ang motibo, tignan pa rin natin ang kahalagahan, at least na ipahayag ang salita ng Diyos. At least na ipamalita ang salita ng Diyos. Sa daan, sa iba't ibang simbahan, radyo, television, YouTube, at sa iba't ibang media platform. Ang mahalaga na ihahayag, na ipamalita ang nilalaman ng banal na kasulatan. Dahil ang maaring makinabang at tumanggap ng pagkapala, ang mga taong nakinig, nakarinig, na may malinis ang puso at motibo na makinig at matuto, na may malinis na intensyon at hangarin, na makarinig, makabasa, makaunawa. Ano man ang motibo ng naghayag ng salita ng Diyos, basta't lahat mula sa Biblia, ano man ang kanyang intensyon, marahil nakatunghay naman ang Diyos at ang kanyang titignan ay yung kabukasan, ang pagiging bukas ng kamalayan, ng kaisipan, ng pusong nakikinig. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ito'y hindi nasasayang sa bawat tatanggap nito. Katulad ng nasusulat, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, katulad ng ulan, bumubuhos, pumapatak, at pinakikinabangan ng lahat ng uri ng punong kahoy, halaman at damo, mabuti man o hindi. Ang mahalaga na ipamalita, na ihayag ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, hindi man makinabang ang nagsalita, hindi man makinabang ang naghayag, may katiyakan sa bukas ang puso't isipan
malinis na hangarin at mithiing makinig matuto. Lahat sila ay maaring makinabang. Pasalamatan natin at erespeto ang lahat na naghahayag, nagbabalita, nagsasalita patungkol sa banal na kasulatan. Iwasan na ang kumparahan para mapayapa ang buhay. Iwasan na ang pagkatalo kung sino yung magaling, sino yung pinakamagaling na magsalita at magturo, kung sino yung pinakamahusay. Ang mahalaga na naihayag at naihahayag ang salita ng Diyos. Dahil walang pinakamagaling na magsalita, walang pinakamagaling na magturo, at walang pinakamagaling na maghayag sa mga taong interesado at hindi interesadong makinig at matuto. Walang pinakamagaling at pinakamarunong na tagapagsalita at tagapagturo. Nakadepende sa mga taong bukas ang isip, bukas ang puso sa kanilang pakikinig at pagtanggap sa salita ng Diyos. Maihayag ang salita ng Diyos sa kahit anong kaparaanan. Ikaw, kaya mo bang maghayag? Ikaw, kaya mo bang ipamalita ang mabuting balita? Ikaw, kaya mo bang tumayo sa mga kalye, sa mga daan, para basahin ng paulit-ulit ang nilalaman ng banal na kasulatan? Ikaw, kaya mo bang umakyat sa mga bus, sa mga bus, na kahit binubuli ka, patuloy kang maghahayag ng salita ng Diyos? Ikaw, kaya mo maghayag at magbalita ng mabuting balita ng banal na kasulatan sa radyo, television at sa YouTube? Kahit mas marami ang bumabatikos, ang nagiging buzzer, ang nagiging mga nagbe-persecute, kaya mo ba? Nagagawa ba nating ipamalita, ihayag ang banal na kasulatan kahit man lang sa loob ng ating tahanan? Ang ilan, boring pa nga kung Biblia ang topic araw-araw. Yung iba nga, nauumay kung patungkol sa Biblia ang pag-uusapan araw-araw. Pagmasdan mo sa mga YouTube o multimedia, kung minsan walang nagre-react, walang nagko-comment, dead ma lang. Trending pa nga yung mga nasa YouTube, kung minsan trending pa ang wala lang, nakakatawa lang.